Biyernes ng umaga nang maputukan ng 5-star ang 12 taong gulang na batang lalaki sa Nueva Ecija. Siya ang unang biktima ng paputok na naitala ngayong taon ng Department of Health. Agad naman daw nadala sa ospital ang bata pero kinailangan pa rin putulin ang dalawa niyang daliri. Ang daliri niya, yung hinlalaki sa kaliwa, halos nawala na. At yung dulo ng hinlalato niya, nawala na rin. Kaya ang ginawa ng mga doktor natin, binigyan ng kapong gamot at tinanggal na at saka nilinis yung sugat. Nakauwi naman yung pasyente na, hindi naman niya kailangan mayat. Pinaiimbestigahan ngayon ng PNP ang tindahan na pinagbilhan ng bata ng 5-star dahil ilegal na paputok ito. Habang papalapit ang New Year, tiyak daw na darami pa ang mga kaso ng fireworks-related injuries. Pero inaasahang mas magiging mababa ito kumpara noong mga nakaraang taon. Noong 2016, mahigit 600 ang mga naputukan. Bumabayan sa 440 noong 2017. Nababawasan naman, pero nakakabahala kasi meron pa rin. At saka yung mga kinagamit pa rin paputok, yung mga bawalan. Kabilang sa mga ipinagbabawal na paputok ang Watu-C, Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Boga at Goodbye Philippines. Sa ilalim ng Executive Order No. 28 ni Pangulong Duterte, pinaalalahanan ang lahat na manood na lang ng mga community fireworks display. Sa ating mga local government units po, sa ating mga barangay, sana po bantayan po natin, no? Para ibawal na po talaga itong pagpapaputok. Ang grupong Philippine Fireworks Association nakiusap naman sa pamahalaan na higpitan ang monitoring sa smuggling ng mga ilegal na paputok. We still monitor a lot of piccolos in the market. Pag nawala po kasi ang piccolo at saka smuggling, automatic around, I think 80% would be eradicated already from the injury list of DOH. Victoria Tulad, GMA News.